Aga aklat ni Daniel, kabanatang isa. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Joacim na hari sa Huda, ay dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari sa Babylonia at kinugkob niya yaon. At ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Joacim na hari sa Huda, 10 ng bahagi ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos. At ang mga yaoy dinala niya sa lupain ng Sinar sa bahay ng kanyang Diyos, at ipinasok niya ang mga kasangkapan sa silid ng kayamanan ng kanyang Diyos. At ang hari ay nagsalita kay Aspinaz, na puno ng kanyang mga bating, na siya ay magdala ng ilan sa mga anak ni Israel sa makatudbagay sa lahing hari at sa mga mahal na tao, mga binatang walang kapintasan, kundi may mabubuting bikas at matatalino sa lahat na karunungan at bihasa sa kaalaman at nakakaunawa ng dunong at may ganyang kakayahan na makatayo sa palasyo ng hari at kanyang tuturuan sila ng turo at wika ng mga Kaldeyo. At ipinagtakda ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom. At sila'y kakandilihin na 3 taon upang sa wakas niya ay mga katayo sila sa harap ng hari. Na sa mga ito nga, sa mga anak ni Huda, si Daniel, si Ananias, si Misael, at si Azarias. At pinangalan sila ng pangulo ng mga bating. Kay Daniel ang ipinangalan ay Belteshazzar, at kay Ananias ay Sadrak, at kay Misael ay Misak, at kay Azarias ay Abednego. Ngunit pinasihan ni Daniel sa kanyang puso na siya hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alakman na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng pangulo ng mga bating at sinabi ng pangulo ng mga bating kay Daniel, "Ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari na nagtakda ng inyong pagkain at ng inyong inumin, sapagkat bakit niya makikita na ang inyong mga mukha ay maputla kaysa mga binata ng inyong mga kasinggulang? Isa sa panganib nga ninyo ang aking ulo sa hari." Na magkagayo sinabi ni Daniel sa katiwala na inihalal ng pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael at kay Azarias, ipinamanhi ko sa inyo na subukin mo ang iyong mga lingkod na 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. Kung magkagayoy masdan mo ang aming mga mukha sa harap mo at ang mukha ng mga binata na nagsisikain ng pagkain ng hari, at ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod. Sa gayoy dininig niya sila sa bagay na ito at sinubok niya sila na 10 araw. At sa katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat na binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. Sa gayoy inalis ng katiwala ang kanilang pagkain at ang alak na kanilang inumin at binigyan sila ng mga gulay. Tungkol nga sa 4 na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan at si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. At sa katapusan ng mga araw na itinakda ng hari sa pagharap sa kanila, ipinasok nga sila ng pangulo ng mga bating sa harap ni Nabucodonosor.
at ang hari ay nakapagsalitaan sa kanila, at sa kanilang lahat ay walang nasumpungang gaya ni Daniel, ni Ananias, ni Misael, at ni Azarias, kaya't sila'y nanganatili sa harap ng hari. At sa bawat bagay ng karunungan at unawa na inusisa ng hari sa kanila, nasumpungan niya silang makasampung mainam kaysa lahat ng mahiko at mga engkantador na nanga sa kaniyang buong kaharian. At si Daniel ay namalagi hanggang sa unang taon ng Haring Siro. Daniel, Kabanatang 2. At nang ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip. At ang kaniyang espiritu ay nabagabag, at siya ay napukaw sa pagkakatulog. Nang magkagayoy ipinatawag ng hari ang mga mahiko, at ang mga engkantador, at ang mga manghuhula, at ang mga kaldeyo, upang saysayin sa hari ang kaniyang mga panaginip. Sa gayoy, nagsipasok sila at sila'y nagsiharap sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, "Ako'y nanaginip ng isang panaginip, at ang aking espiritu ay nabagabag upang maalaman ang panaginip." Na magkagayoy nagsalita ang mga kaldeyo sa harap sa wikang Syria, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Saysayin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan." Ang hari ay sumagot at nagsabi sa mga kaldeyo, "Ang bagay ay nawala sa akin kung di ninyo ipaliliwanag sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyaon. Kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing dumihan. Ngunit kung inyong ipaliwanag ang panaginip at ang kahulugan niyaon, kayo'y magsisitanggap sa akin ng mga kaloob at mga kagantihan at dakilang karangalan. Kaya't ipaliwanag ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyaon." Sila'y nagsisagot na ikalawa at nagsabi, "Saysayin ng hari sa kanya mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan." Ang hari ay sumagot at nagsabi, "Tunay na talastas ko na ibig ninyo magdahilan sapagkat inyong nalalaman na nawala sa akin ang bagay. Ngunit kung di ninyo ipaliwanag sa akin ang panaginip, iisang kautusan lamang mayroon sa inyo, sapagat kayo'y nangaghanda ng pagbubulaan at mga hamak na salita sa harap ko, hanggang sa mga panahon ay magbago. Kaya't saysayin ninyo sa akin ang panaginip at malalaman ko na inyong maipaliliwanag sa akin ang kahulugan niyaon." Ang mga kaldeyo ay nagsisagot sa harap ng hari at nagsabi, "Walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaninaw ng bagay ng hari. Palibasi walang hari, Panginoon o pinuno man na nagtanong ng ganyang bagay sa kaninomang mahiko, engkantador o kaldeyo. At isang mahirap na bagay ang inuusisa ng hari at walang iba makapagpapaninaw sa harap ng hari. Liban ang mga Diyos ng tahanan ay hindi kasama ng tao. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at totoong nag-alab sa galit at nag-utos na lipulin ang lahat na pantas na tao sa Babylonia. Sa gayoy itinanyag ang pasya at ang mga pantas na tao ay papatayin. At hinanap nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin." Nang magkagayoy nagbalik ng sagot si Daniel na may payo at kabaitan kay Ariok, na punong kawal ng bantay ng hari, na lumabas upang patayin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya ay sumagot at nagsabi kay Ariok, na punong kawal ng hari,
Bakit ang pasya ay totoong madalian mula sa hari? Na magkagayay ipinatalastas ni Aryok ang bagay kay Daniel. At si Daniel ay pumasok at tumiling sa hari na takdan siya ng panahon at kanyang ipaaninaw sa hari ang kahulugan. Nang magkagayoy na paroon si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang bagay kay Ananias, kay Misael, at kay Azarias na kanyang mga kasama, upang sila'y magsipagnais ng kaawaan sa Diyos ng langit tungkol sa lihim na ito, upang si Daniel at ang kanyang mga kasama ay hindi mga matay na kasama ng ibang mga pantas na tao sa Babylonia. Nang magkagayoy nahayag ang lihim kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Nang magkagayoy pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, "Purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya. At kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan, siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at kaalaman sa makakaalam ng unawa. Siya'y naghahayag ng malalim at lihim na mga bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Pinasasalamatan kita at pinupuri kita o ikaw na Diyos ng aking mga magulang na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas at nagpatalastas ngayon sa akin ng ninais namin sa iyo sapagkat iyong ipinalam sa amin ang bagay ng hari." Kaya't pinasok ni Daniel si Aryok na siyang inihalal ng hari na lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya'y naparoon at nagsabi sa kanya ng ganito, "Huwag mong lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Dalhin mo ako sa harap ng hari at aking ipaaninaw sa hari ang kahulugan." Nang magkagayoy dinalang madali ni Aryok si Daniel sa harap ng hari at nagsabing ganito sa kanya, "Ako'y nakasumpong na isang lalaki sa mga anak na nangabihag sa Huda na magpapaaninaw sa hari ng kahulugan." Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel na ang pangalan ay Belshazzar. "Maipapaaninaw mo baga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyaon?" Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, "Ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipaaninaw sa hari kahit na mga pantas na tao, na mga engkantador, na mga mahikuman o na mga manguhulaman. Ngunit may isang Diyos sa langit na nag-ahayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Tungkol sa iyo, o hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo sa iyong higaan. Kung ano ang mangyayari sa panahong darating, at siya na naghahayag ng mga lihim ay ipinaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Ngunit tungkol sa akin, ang lihim na ito ay hindi nahayag sa akin ang dahil sa anumang karunungan na tinamukong higit kaysa sinumang may buhay, kundi upang maipaninaw sa hari ang kahulugan at upang iyong maalaman ang mga pag-iisip ng iyong puso. Ikaw, o hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto at ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pila.
ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal. Ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natinag na isang bato, hindi na mga kamay na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto at mga diyoy binasag, na magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama, at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw, at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon, at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok, at pinuno ang buong lupa. Ito ang panaginip, at aming sasaysayin ang kahulugan ni Aon sa harap ng hari. Ikaw, o hari, ay ang hari na mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng kalwalatian, at alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid ay ibinigay sa iyo kamay. At pinapagpuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo. At ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasa ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat ng bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkakaputol-putol at madidikdik. At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati. Ngunit magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto. At kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal, ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian ng isang bahagi ay matibay at isang bahagi ay marupok. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. At sa mga kaarawan ng mga haring iyon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito, at siya ay lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi na mga kamay at pumutol na mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto, ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin. At ang panaginip ay tunay at ang pagkakapaaninaw niya ay tapat. Na magkagayoy ang haring Nabucodonosor ay nagpatirapa at sumamba kay Daniel. At nag-utos na sila'y maghandog ng alay ng may masarap na amoy sa kanya. Ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi, "Sa katotohanan, ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapagpahayag ng mga lihim. Yamang ikaw ay nakapaghayag ng lihim na ito." Nang magkagayoy, pinadakila ng hari si Daniel at binigyan siya ng maraming dakilang kaloob at pinagpuno siya sa buong lalawigan ng Babylonia at pinapaging pangulo
ng mga tagapamahala sa lahat na pantas sa Babilonya. At si Daniel ay humiling sa hari at kanyang inihalal si Sadrak, si Misak, at si Abednego sa mga gawain sa lalawigan ng Babilonya. Ngunit si Daniel ay nasa pintuang daan ng hari. Daniel, Kabanatang 3. Si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 60 siko at ang luwang niya ay 6 siko. Kanyang itinayo sa kapatagan ng Dura, sa lalawigan ng Babilonya. Na magkagayoy nagsugos si Nabucodonosor na hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga tagapag-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno at ang lahat na pinuno sa mga lalawigan upang magsiparoon sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Na magkagayoy ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga tagaingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno at lahat ng pinuno sa mga lalawigan ay nagpisan sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sila ay nagsitayo sa harap ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor. Nang magkagayoy, ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas, sa inyo'y iniuutos, o mga bayan, mga bansa at mga wika, na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat na sarisaring panugtog, kayo'y magpatirapa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sino man na hindi magpatirapa at sumamba sa oras na iyon ay iahagi sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. Kaya't sa oras na iyon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, at ng lahat na sarisaring panugtog, lahat na bayan, mga bansa, at mga wika, ay nangagpatirapa at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Dahil dito sa oras na iyon ay nagsilapit ang ilang taga-Kaldeya at nagsumbong laban sa mga Hudyo. Sila ay nagsisagot at nangagsabi kay Nabucodonosor na hari, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw, O hari, nagpasya na bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat na sari-sari panugtog ay magpapatirapa at sasamba sa larawang ginto. At sino mang hindi magpatirapa at sumamba, iahagi sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. May ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gaway sa lalawigan ng Babilonya na si Sadrak, si Misak, at si Abednego. Ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi ka pinakundanganan. Sila'y hindi nangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni nagsisambaman sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang magkagayoy sa puot at pusok ni Nabucodonosor, ay nag-utos na dalhin si Sadrak, si Misak at si Abednego. Kanila nga ang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, "Sinasadya nga ba ninyo, o Sadrak, Misak at Abednego, na kayo'y hindi magaglilingkod sa aking Diyos,
ni magsisisamba man sa larawang ginto na aking itinayo. Kung kayo ngay magsianda sa panahong inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita at ng lahat na sirisaring panugtog, na magpatirapa at magsisamba sa larawan na aking ginawa. Mabuti. Ngunit kung kayo hindi magsisamba, kayo'y ihahagis sa oras ding yaon sa gitna ng mabangis na hornong nagdiningas. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Si Sadrak, si Misak, at si Abednego ay nagsisagot at nangagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay nito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas. At ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami magaglilingkod sa iyong mga Diyos at magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo, na magkagayoy na puspos ng kapusukan si Nabucodonosor, at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay Sadrak, kay Misak at kay Abednego. Kaya't siya'y nagsalita at nagutos na kanilang painitin ang hurno ng makapito na higit kaysa dating pag-iinit. At kaniyang inutusan ang ilang malakas na lalaki na nangasa kaniyang hukbo na gapusin si Sadrak, si Misak, at si Abednego, at sila'y ihagis sa mabangis na hornong nagniningas. Na magkagayoy ang mga lalaking ito'y tinalian na may mga suot, may tunika, at may balabal, at may kanilang ibang mga kasuotan, at sila'y inihagis sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. Sapagkat ang utos ng hari ay madalian, at ang hurno ay totoong mainit. Napatay ng liab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadrak, kay Misak, at kay Abednego. At ang tatlong lalaking ito, si Sadrak, si Misak, at si Abednego, ay nagsibagsak na nagagapos sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. Na magkagayoy si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya ay nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, Di baga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila ay nagsisagot at nagsabi sa hari, Totoo, O hari. Siya ay sumagot at nagsabi, Narito, aking nakikita ay apat na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy. At sila'y walang paso, at ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Na magkagayoy lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hornong nagdiningas, siya'y nagsalita at nagsabi, Sadrak, Misak, at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito. Nang magkagayoy si Sadrak, si Misak, at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. At ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, at ang mga kasangguni ng hari na nangagkakapisan ay nakakita sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan. Ni ang mga buhokman ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilamang mga suot ay nabago, ni nag-amoy-apoy man sila. Si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, Purihin ang Diyos ni Sadrak, ni Misak at ni Abednego, na nagsugo sa kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagsisitiwala sa kanya, at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila hindi maglingkod
ni sumamba sa kanino mang Diyos, liban sa kanilang sariling Diyos. Kaya't nagpapasya ko sa bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Sadrak, ni Misak at ni Abednego, pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Nang magkagayoy pinaginhawa ng hari si Sadrak, si Misak at si Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Daniel, Kabanatang 4. Si Nabucodonosor na hari sa lahat na bayan, bansa at wika na nagsisitahan sa buong lupa, kapayapaay managana sa inyo. Inaakala kong mabuti na ipahayag ang mga tanda at mga kababalaghan na ginawa sa akin ng kataas-taasang Diyos. Kay dakila ang kanyang mga tanda, at pagka makapangyarihan ng kanyang mga kababalaghan, ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang kanyang kapangyarihan ay sasalit-saling lahi. Akong si Nabucodonosor ay nagpapahinga sa aking bahay at guminhawa sa aking palasyo. Ako'y nakakita ng isang pangitain na tumakot sa akin, at ang pag-iisip ko sa aking higaan at ang mga pangitain na sumaaking ulo ay buwabagabag sa akin. Kaya't nagpasiya ko na iharap sa akin ang lahat na pantas sa Babylonia upang kanilang maipaninaw sa akin ang kahulugan ng panaginip. Nang magkagayoy nagsidating ang mga mahiko, ang mga engkantador, ang mga kaldeyo, at ang mga manghuhula, at isinaysay ko ang panaginip sa harap nila, ngunit hindi nila maipaninaw sa akin ang kahulugan niyaon. Ngunit sa kahuli-huli ay dumating sa harap ko si Daniel, ng pangalay Belshazzar, ayon sa pangalan ng aking Diyos, at siyang kinaroroonan ng Espiritu ng mga banal na Diyos, at aking isinaysay ang panaginip sa harap niya, na aking sinasabi, O Belshazzar, na pangulo ng mga mahiko, sapagkat talastas ko na ang Espiritu ng mga banal na Diyos ay sumasa iyo, at walang lihim na buwabagabag sa iyo, isaysay mo sa akin ang mga pangitain ng aking panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyaon. Ganito ang mga pangitain ng aking ulo sa aking higaan. Ako'y tumitingin at narito ang isang punong kahoy sa gitna ng lupa at ang taas niya ay dikawasa. Ang punong kahoy ay lumaki at tumibay at ang taas niya ay umaabot hanggang sa langit at ang tanaw niyaon hanggang sa wakas ng buong lupa. Ang mga dahon niya ay magaganda, at ang bunga niya ay marami, at pagkain sa lahat. Ang mga hayop sa parang ay may lihim sa ilalim niyaon, at ang mga ibon sa himpapawid ay nagsisitahan sa mga sanga niyaon, at ang lahat na laman ay nangabubusog doon. May nakita ko sa mga pangitain ng aking ulo sa aking higaan at narito, isang bantay at isang banal ay buwaba mula sa langit. Siya ay sumigaw ng malakas at nagsabi ng ganito, Ibuwal ang kahoy at putulin ang mga sanga niyan, lagasin ang mga dahon niyan, at isambulat ang mga bunga niyan, palisin ang mga hayop sa ilalim niyan, at ang mga ibon sa mga sanga niyan. Gayon may inyong iwan ang tuod ng kanyang mga ugat sa lupa na magkatali ng bakal at tanso sa murang damo sa parang at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit at makasalo siya ng mga hayop sa damo sa lupa. Bayaang ang kanyang puso na pusong tao ay mapalitan at ang puso ng hayop ay mabigay sa kanya, at mangyaring makapito sa kanya.
Ang hatol ay sa pamamagitan ng pasya na mga bantay, at ang utos ay sa pamamagitan ng salita ng mga banal, upang makilala ng mga buhay na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at ibinibigay niya ito sa kaninumang kaniyang ibigin, at itinataas niya sa kanya ang pinakamababa sa mga tao. Akong si Nabucodonosor na hari ay nakakita ng panaginip na ito, at ikaw, O Belsasar, ipahayag ang kahulugan, sapagkat lahat na pantas sa aking kaharian ay hindi makapagpaaninaw sa akin ng kahulugan. Ngunit may paaninaw mo, sapagkat ang Espiritu ng mga banal na Diyos ay suma sa iyo. Nang magkagayo si Daniel ng pangalay Belsasar, natigilang sandali at binagabag siya ng kanyang mga pag-iisip. Ang hari ay sumagot at nagsabi, Belsasar, huwag kang bagabagin ng panaginip, unang kahulugan. Si Belsasar ay sumagot at nagsabi, Panginoon ko, ang panaginip ay mangyari nawa sa napupuot sa iyo, at ang kahulugan niya ay mangyari nawa sa iyong mga kaaway. Ang punong kahoy na iyong nakita na tumutubo at tumitibay na ang taas ay umaabot sa langit, at ang tanaw niya ay sa buong lupa, na mga dahoy magaganda, at ang bunga niya ay marami, at pagkain sa lahat ng lilim ay tinatahanan ng mga hayop sa parang, at ang kanyang mga sangay dinadapuan ng mga ibon sa himpapawid, ay ikaw, O Hari, na lumalaki at nagiging malakas, sapagkat ang iyong kadakilaan ay lumaki at umaabot hanggang sa langit, at ang iyong kapangyarihan ay hanggang sa wakas ng lupa. At yamang nakita ng hari ang isang bantay at isang banal na bumababa mula sa langit, at nagsabi, Ibuwal ninyo ang punong kahoy at inyong lipulin, gayon may itira ninyo ang tuod ng mga ugat ni Ahon sa lupa na magkatali ng bakal at tanso sa murang damo sa parang, at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit, at makasalo siya ng mga hayop sa parang, hanggang sa mangyari sa kanya na makapito. Ito ang kahulugan ng hari, at siyang pasya ng kataas-taasan na sumapit sa aking Panginoon na hari, na ikaw ay mahihiwalay sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang, at ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka, at mababasa ka ng hamog ng langit, at makapitong mangyayari sa iyo, hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at nagbibigay niyaon sa kaninumang ibigin niya. At yamang kanilang iniutos na iwan ang tuod ng mga ugat ng kahoy, ang iyong kaharian ay tunay na magiging iyo, pagkatapos na iyong maalaman na mga langit ay nagpupuno. Kaya't O Hari, tanggapin mo ang aking payo, at lansagin mo ng katuwiran ang iyong mga kasalanan, at ng pagpapakita ng kaawaan sa dukha ang iyong katampalasanan, baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan. Sa lahat ng ito'y sumapit sa Haring Nabucodonosor. Sa katapusan na 12 buwan ay lumalakad siya sa palasyo ng hari sa Babylonia. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, Hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahan ng hari sa pamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan? Samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, ay may isang tinig na nanggaling sa langit na nagsasabi, O Haring Nabucodonosor, sa iyo'y sinalita, ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo, at ikaw ay palalayasin sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka,
at makapitong mangyayari sa iyo, hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay sa kaninumang kaniyang ibigin. Nang oras ding yaon ay natupad ang bagay kay Nabucodonosor, at siya ay pinalaya sa mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila, at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. At sa katapusan ng mga kaarawan, akong si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking mga mata sa langit, at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin, at aking pinuri ang kataas-taasan, at aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay sa salit-saling lahi. At ang lahat na mananahan sa lupa ay nabilang sa wala, at kaniyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga mananahan sa lupa, at walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, "Anong ginagawa mo?" Sa oras ding yaon ay nanumbalik sa akin ang aking unawa, at sa ikululuwalhati ng aking kaharian ay nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan. At hinanap ko ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao, at ako'y natatag sa aking kaharian, at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin. Ngayon akong si Nabucodonosor ay pupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit, sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan, at ang kanya mga daan ay kahatulan, at siyaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapabababa. Daniel Kabanatang 5. Si Belsasar na hari ay gumawa ng malaking piging sa 1,000 na kanyang mga mahal na tao at uminom ng alak sa harap ng 1,000. Samantalang nialasap ni Belsasar ang alak, ay nag-utos na dalin doon ang mga ginto at pilak na sisidlan na kinuha ni Nabucodonosor na kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem, upang mainuman ng hari ng kanyang mga mahal na tao, ng kanyang mga asawa, at ng kanyang mga babae. Nang magkagayoy dinala nila ang mga gintong sisidlan na kinuha sa templo ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem, at ininuman ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, at ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga babae, sila'y nangag-inuman ng alak, at nagsipuri sa mga Diyos na ginto at pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. Nang oras ding yaon ay may lumabas na mga daliri ng kamay ng isang tao at sumulat sa tapat ng kandelero sa panig na may palitada ng palasyo. At nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat. Nang magkagayoy nagbago ang pagmumukha ng hari at binagabag siya ng kanyang mga pag-iisip. At ang pagkakasugpong ng kanyang mga balakang ay nakalag, at ang kanyang mga tuhod ay nagkaumpugan. Ang hari ay sumigaw ng malakas, napapasukin ng mga engkantador, mga kaldeyo at mga manghuhula. Ang hari ay nagsalita at nagsabi sa mga pantas sa Babylonia, "Sino mang makakabasa ng sulat nito at makapagpapaaninaw sa akin ng kahulugan niyan, magdadamit ng kulay murado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg, at magiging 3 puno sa kaharian." Nang magkagayon nagsipasok ang lahat na pantas ng hari, ngunit hindi nila mabasa ang sulat o naipaaninaw man sa hari ang kahulugan niyaon. Nang magkagayoy na bagabag na mainam ang haring Belsasar,
at ang kanyang pagmumukha ay nabago, at ang kanyang mga mahal na tao ay nangatitigilan. Ang reyna, dahil sa mga salita ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, ay pumasok sa bahay na pinagpipigingan. Ang reyna ay nagsalita at nagsabi, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Huwag kang bagabagi ng iyong mga pag-iisip, bumabago man ang iyong pagmumukha. May isang lalaki sa iyong kaharian na kinaroroonan ng Espiritu ng mga banal na Diyos at sa mga kaarawan ng iyong ama ay nasumpungan sa kanya ang liwanag at unawa at karunungan na gaya ng karunungan ng mga Diyos at ang haring Nabucodonosor na iyong ama, ang hari, sinasabi ko ang iyong ama ay ginawa niyang siyang Panginoon ng mga mago, ng mga engkantador, ng mga kaldeyo, at ng mga manghuhula. Palibhasa ay isang marilag na espiritu at kaalaman, at unawa pagpapaaninaw ng mga panaginip at pagpapakilala ng mga malabong salita, at pagpapaliwanag ng pag-aalinlangan ay nangasumpungan sa Daniel na iyan, na pinangalan ng hari na Belshazzar. Tawagin nga si Daniel at kanyang ipaaninaw ang kahulugan. Si Daniel ay ipinatawag. Nang magkagayoy dinala si Daniel sa harap ng hari, ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, Ikaw bagay si Daniel na sa mga anak ng pagkabiyag sa Huda na kinuha sa Huda ng haring aking ama, Nabalitaan kita na ang Espiritu ng mga Diyos ay suma sa iyo, at ang liwanag at unawa at marilag na karunungan ay masusumpungan sa iyo. Ang mga pantas nga, ang mga engkantador, dinala sa harap ko upang kanilang basahin ang sulat na ito at ipaaninaw sa akin ang kahulugan. Ngunit hindi nila na ipaaninaw ang kahulugan ng bagay. Ngunit nabalitaan kita na ikaw ay makapagpapaaninaw ng mga kahulugan at makapagpapaliwanag ng alinlangan. Kung iyong ang mabasa ang sulat at maipaaninaw sa akin ang kahulugan, mananamit ka ng kulay murado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng iyong leeg at ikaw ay magiging ikatlong puno sa kaharian. Na magkagayoy sumagot at nagsabi si Daniel sa harap ng hari, Iyon na ang iyong mga kaloob at ibigay mo ang iyong mga ganting pala sa iba. Gayon may aking babasahin sa hari ang sulat at paaninaw ko sa kanya ang kahulugan. O ikaw na hari, ang kataas-taas ang Diyos, nagbigay kay Nabucodonosor na iyong ama ng kaharian at kadakilaan at kalwalatian at kamahalan. At dahil sa kadakilaan na binigay niya sa kanya, nanginig at natakot sa harap niya lahat ng mga bayan, bansa at wika. Ang kanyang ibiging patayin ay kanyang pinapatay, at ang kanyang ibiging buhayin ay kanyang binubuhay, at ang ibiging itaas ay kanyang itinataas, at ang ibiging ibaba ay kanyang ibinababa. Ngunit nang ang kanyang puso ay magpakataas at ang kanyang espiritu ay magmatigas na siya'y gumawang may kapalaluan. Siya ibinaba sa kanyang luklukang pagkahari at inalis nila ang kaniyang kalwalatian. At siya'y pinalayas sa mga anak ng mga tao at ang kanyang puso ay naging gaya ng sa mga hayop at ang kanyang tahanan ay napasama sa may ilap ng mga asno. Siya ay pinakain ng damo na gaya ng mga baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa kanyang naalaman na ang kataas-taas ang Diyos ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at iniluluklok niya roon ang anumang kanyang ibigin. At ikaw na kanyang anak, O Belshazzar, hindi mo pinagpapakumbaba ang iyong puso, bagaman iyong nalalaman ang lahat nito, kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon ng Langit.
at kanilang dinla ang mga kasangkapan ng kanyang bahay sa harap mo. At ikaw at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa at ang iyong mga babae, ay nagsiinom ng alak sa mga yaon, at iyong pinuri ang mga Diyos na pilak, at ginto, tanso, bakal, kahoy at bato, na hindi nakakakita, o nakakarinig man, o nakakaalaman, at ang Diyos na kinaroroonan ng iyong hininga, at kinaroroonan ng lahat na iyong lakad, hindi mo niluwalhati, na magkagayoy ang bahagi nga ng kamay ay sinugo mula sa harap niya, at ang sulat na ito'y nalagda. At ito ang sulat na nalagda. Mene, Mene, Tekel, o Parsin. Ito ang kahulugan ng bagay. Mene, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at niwakasan. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persia. Na magkagayoy nag-utos si Belsasar at pinanamit nila si Daniel ng kulay murado at nilagyan ng kwintas na ginto sa palibot ng liig niya. At nagtanyag tungkol sa kanya na siya ikatlong puno sa kaharian. Nang gabing yaon ay napatay si Belsasar na hari ng mga taga-Kaldeya. At tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian na nooy 62 taon ang gulang niya. Daniel, Kabanatang 6. Minagaling ni Dario na maglagay sa kaharian ng 120 satrapa na doroon sa buong kaharian. At sa kanila'y 3 pangulo na si Daniel ay isa. Upang ang mga satrapang ito ay magbigay alam sa kanila at upang ang hari ay huwag magkaroon ng kapanganiban. Nang magkagayoy, ang Daniel na ito ay natangi sa mga pangulo at sa mga satrapa, sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya at inisip ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. Nang magkagayoy, ang mga pangulo at ang mga satrapa ay nagsihanap ng maisusumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila mga kasumpong ng anumang kadahilanan, ni kakulangan man palibas ay tapat siya. Walang anumang kamalian ni kakulangang nasumpungan sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo mga kakasumpong ng anumang maisusumbong laban sa Daniel na ito, liban sa tayo'y mga kasumpong laban sa kanya ng tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos. Nang magkagayoy, ang mga pangulo at mga satrapang ito ay nagpisan sa hari at nagsabi ng ganito sa kanya, Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. Ang lahat ng pangulo ng kaharian, ang mga kinatawan at mga satrapa, ang mga kasangguni at ang mga gobernador, ay nangagsanggunian upang magtatag ng isang palatuntunang hari sa kaharian at upang maglagda ng isang pasiyang mahigpit na sinumang humingi ng isang kahilingan sa kaninomang Diyos o tao sa loob ng 30 araw. Liban sa iyo, o hari, iyahagis sa yungib ng mga leon. Ngayon, o hari, papagtibayin mo ang pasya at lagdan mo ng iyong pangalan ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persia na hindi nababago. Kaya't ang kasulatan at ang pasya ay nilagdaan ng pangalan ng Haring Dario. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nilagdaan ng pangalan, siya pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem.
at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo isang araw, at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Nang magkagayoy, nagpisan ang mga lalaking ito at nasumpungan si Daniel na sumasamo at dumadaing sa harap ng kanyang Diyos. Nang magkagayoy, lumapit sila at nagsalita sa harap ng hari ng tungkol sa pasya ng hari. Hindi ka baga naglagda ng pasya na bawat tao na humingi sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, o hari, iahagis sa yungib ng mga leon? Ang hari ay sumagot at nagsabi, ang bagay ay tunay ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persia na hindi nababago. Nang magkagayoy, nagsisagot sila at nagsabi sa harap ng hari, ang Daniel na iyon na sa mga anak na nangabihag sa Huda, hindi ka pinakundanganan o hari, o ang pasyaman na iyong nilagdaan ng pangalan, kundi dumadalangin na makaitlo sa isang araw. Nang marinig nga ng hari ang mga salitang ito na manglaw na mainam, at inilagak ang kanyang puso kay Daniel upang iligtas siya, at kanyang pinagsikapan hanggang sa paglubog ng araw na iligtas siya. Nang magkagayoy, nagpisan ang mga lalaking ito sa hari at nagsabi sa hari, talastasin mo, o hari, na isang kautusan ng mga taga-Media at ng mga taga-Persia na walang pasya o palatuntunan man na pinagtitibay ng hari na mababago. Nang magkagayoy, nag-utos ang hari at kanilang dinala si Daniel, at inihagis siya sa yungib ng mga leon. Ang hari nga ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mong palagi ay siyang magliligtas sa iyo. At isang bato ay dinala at inilagay sa bunganga ng yungib, at tinatakan ng hari ng kanyang singsing na panatak, at ng singsing na panatak ng kanyang mga mahal na tao, upang walang anumang bagay ay mababago tungkol kay Daniel. Nang magkagayoy, umuwi ang hari sa kanyang palasyo at nagparaan ng buong gabi na nag-aayuno, at wala kahit panugtog ng tugtugin na dinala sa harap niya, at kaniyang pag-aantok ay nawala. Nang magkagayoy, bumangong maagang-maaga ang hari at naparoon na madali sa yungib ng mga leon. At nang siya lumapit sa yungib kay Daniel, siya sumigaw ng taghoy na tinig. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, o Daniel, na lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bagang Diyos na iyong pinaglilingkuran palagi ay makapagliligtas sa iyo sa mga leon? Sinabi nga ni Daniel sa hari, o hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan. Palibhasa sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala. At gayon din sa harap mo, o hari, wala akong ginawang kasamaan. Nang magkagayoy, natuwang mainam ang hari at ipinag-utos na kanilang isampa si Daniel mula sa yungib. Sa gayoy, isinampa si Daniel mula sa yungib, at walang anumang sugat na sumpungan sa kanya, sapagkat siya tumiwala sa kanyang Diyos. At ang hari ay nag-utos, at kanilang dinala ang mga lalaking iyon na nagsumbong laban kay Daniel, at sila'y inihagis nila sa yungib ng mga leon. Sila ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa, at ang leon ay nanaig sa kanila. At pinagwaray-waray ang lahat ng kanilang buto bago sila dumating sa kalub-looban ng yungib. Nang magkagayoy, sumulat ang Haring Dario sa lahat ng mga bayan, bansa at wika na tumatahan sa buong lupa. Kapayapaay managana sa inyo. Ako'y nagpapasya na sa lahat ng sakop na aking kaharian ay magsipanginig
at mga takot ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at namamalagi magpakailanman, at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba, at ang kanyang kapangyarihan ay magiging hanggang sa wakas. Siya ay nagliligtas at nagpapalaya, at siya ay gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa, na siyang nagligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. Gayon guminhawa ang Daniel na ito sa pag-ahari ni Dario at sa pag-ahari ni Ciro na taga-Persia. Daniel, Kabanatang 7. Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip at mga pangitain ng kanyang ulo sa kanyang higaan. Nang magkagayay kanyang isinulat ang panaginip at isinaysay ang kabuuan ng mga bagay, si Daniel ay nagsalita at nagsabi, "May nakita ko sa aking pangitain sa kinagabihan, at narito, ang apat na hangin ng langit ay nagsisihihip sa malaking dagat, at apat na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. Ang una'y gaya ng leon, at may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niya ay nahugot, at ito'y nataas mula sa lupa, at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao, at puso ng tao ang nabigay sa kanya. At narito, ang ibang hayop na ikalawa na gaya ng isang oso, at lumitaw sa isang tagiliran, at tatlong tadyang ana sa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi namang ito ang ganito sa kanya, "Bumangon ka, manakmal ka ng maraming lamang." Pagkatapos nito'y tumingin ako at narito ang iba, gaya ng isang leopardo, na mayroon sa likod ni Yaon na apat na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang apat na ulo, at binigyan siya ng kapangyarihan. Pagkatapos nito'y may nakita ko sa pangitain sa gabi, at narito ang ikaapat na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan, at totoong malakas, at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray, at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi, at kaiba sa lahat na hayop na una sa kanya, at siya'y may 10 sungay. Aking pinagdilidili ang mga sungay, at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti na sa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita na mga dakilang bagay. Aking minasdan hanggang sa mga luklukan ay nangaglagay, at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot, maputing parang niyebe, at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy, at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya, at makasampung libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Ako'y tumingin ng oras na yaon dahil sa tinig ng mga dakilang salita na sinalita ng sungay. Ako'y tumingin hanggang sa ang hayop ay napatay, at ang kanyang katawan ay nagiba, at siya'y nabigay upang sunugin sa apoy. At tungkol sa nalabi sa mga hayop, ang kanilang kapangyarihan ay naalis, gayunmay ang kanilang mga buhay ay humaba sa isang kapanahunan at isang panahon.
ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito, lumabas na kasama ng mga alapap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya at binigyan siya ng kapangyarihan at kalwalatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay manglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Tungkol sa aking si Daniel, ang aking kalooban ay namanglaw sa loob ng aking katawan at binagabag ako ng mga pangitain ng aking ulo. Ako'y lumapit sa isa sa kanila na nakatayo at itinanong ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa lahat na ito. Sa gayoy kanyang isinaysay sa akin at ipinaaninaw niya sa akin ang kahulugan ng mga bagay, ang mga dakilang hayop na ito na apat ay apat na hari na magbabangon sa lupa. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian at aariin ang kaharian magpakailanman, sa makatudbagay magpakailan kailanman. Nang magkagayoy dinasa akong maalaman ang katotohanan tungkol sa ikapat na hayop na kaiba sa lahat ng yaon na totoong kakilakilabot, na mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso, na nananakmal, lumuluray, at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. At tungkol sa 10 sungay na nanga sa kanyang ulo, at sa isa na sumibol, at sa harap niya ay nabuwal ang 3 sa makatudbagay yaong sungay na may mga mata, at bibig niya nagsalita ng dakilang mga bagay na ang anyo ay lalong dakila kaysa kanyang mga kasama. Ako'y tumingin, at ang sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating, at ang kahatulan ay binigay sa mga banal ng kataas-taasan, at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Ganito ang sabi niya, ang ikapat na hayop ay magiging ikapat na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian, at sasakmalin ang buong lupa, at yuyurakan at pagluluray-lurayin. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon, at ang isa'y babangon kasunod nila, at siya'y magiging kaiba kaysa mga una, at kanyang ibabagsak ay 3 hari, at siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan, at delipulin niya ang mga banal na kataas-taasan, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan, at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ngunit ang kahatulan ay matatatag at kanilang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. At ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kaniyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang lahat na kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. Narito ang wakas ng bagay tungkol sa akin si Daniel, ay binabagabag akong mabuti ng aking mga pag-iisip, at ang aking pagmumukha ay nabago, ngunit iningatan ko ang bagay sa aking puso.
Daniel Kabanatang 8. Nang ikatlong taon ng paghahari ng Haring Belsasar, ang isang pangitain ay napakita sa akin, sa aking si Daniel, pagkatapos noong napakita sa akin ng una. At ako'y may nakita sa pangitain, nangyari nga na nang aking makita, nasa susan ako sa palasyo na nasa lalawigan ng ilam. At ako'y minakita sa pangitain at ako'y nasa tabi ng ilog o lay. Na magkagayoy itiningin ko ang aking mga mata at ako'y minakita at narito. Tumayo sa harap ng ilog ang isang lalaking tupa na may dalawang sungay at ang dalawang sungay ay mataas. Ngunit ang isa'y lalong mataas kaysa isa, at ang lalong mataas ay tumaas na huli. Aking nakita ang lalaking tupa na nanunudlong sa dakong kalunuran, at sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at walang hayop na makatayo sa harap niya. Ni wala sinuman na makapagligtas mula sa kanyang kamay, kundi kaniyang ginawa ang ayon sa kanyang kalooban at nagmalaking mainam. At habang aking ginugunita, narito, isang kambing na lalaki ay nagmula sa kalunuran sa ibabaw ng buong lupa at hindi sumayad sa lupa. At ang lalaking kambing ay may nakagitaw na sungay sa pagitan ng kanyang mga mata. At siya ay naparoon sa lalaking tupa na may dalawang sungay na aking nakitang nakatayo sa harap ng ilog. At tinakbo niya siya sa kabangisan ng kanyang kapangyarihan. At aking nakitang siya'y lumapit sa lalaking tupa, at siya'y nakilos ng pagkagalit laban sa kanya. At sinaktan ang tupa at binali ang kanyang dalawang sungay. At ang lalaking tupa ay walang kapangyarihan makatayo sa harap niya, kundi kanyang ibinuwal sa lupa at kanyang niyapakan siya at walang makapagligtas sa lalaking tupa mula sa kanyang kamay. At ang lalaking kambing ay nagmalaking mainam at nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali at kahalili niya ay lumitaw ang apat na marangal na sungay sa dako ng apat na hangin ng langit. At mula sa isa sa mga yaon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na dumakilang totoo sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong maluwalhating lupain. At lumaking mainam hanggang sa hukbo sa langit at ang ilan sa hukbo at sa mga bituin ay iwinaksi sa lupa at mga niyapakan ni yaon. Oo, nagmalaki hanggang sa prinsipe ng hukbo, at inalis niya sa kanya ang palaging handog na susunugin, at ang dako ng kanyang santuario ay ibinagsak, at ang hukbo ay nabigay sa kanya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalansang, at kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa, at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. Nang magkagayoy narinig ko ang isang banal na nagsalita, at ibang banal ay nagsabi sa isang yaon na nagsalita, hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin at ang pagsalansang na sumisira upang magbigay ng santuario at ng hukbo upang mayapakan ng paa? At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang santuario. At nangyari nang ako, sa makatudbagay akong si Daniel, ay makakita ng pangitain na aking pinagsikapang maunawaan, at narito, nakatayo sa harap ko ang isang kawangis ng isang tao. At narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng mga pangpang ng ulay na tumatawag at nagsasabi, Gabriel, ipaaninaw mo sa taong ito ang pangitain. Sa gayoy lumapit siya sa kinatatayuan ko
At nang siya'y lumapit, ako'y natakot at napasubasob. Ngunit sinabi niya sa akin, "Talastasin mo, o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan." Samantalang siya ay nagsasalita sa akin, ako'y nagupiling sa isang mahimbing na pagkakatulog na padapa. Ngunit hinipo niya ako at itinayo ako. At kanyang sinabi, "Narito aking ipaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari sa huling panahon ng pagkagalit, sapagkat ukol sa takdang panahon ng kawakasan. Ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay, ang mga yaon ang mga hari sa Media at Persia, at ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing ay siyang hari sa Grisya, at ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay siyang unang hari. At tungkol sa nabali sa dakong tinayuan ng apat, ay apat na kaharian ang magsisibangon mula sa bansa, ngunit hindi sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. At sa huling panahon ng kanyang kaharian, pagka ang mananalansang ay nagsidating sa kapuspusan, isang hari ay babangon na may mabagsik na pagmumukha at nakaunawa ng malabong salita. At ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakila, ngunit hindi sa pamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan, at siya'y lilipol na kamangha-mangha at giginhawa, at gagawa ng kanyang maibigan, at kanyang lilipulin ang mga makapangyarihan at ang banal na bayan. At sa kanyang paraan ay kanyang palulusugin ang pagdaraya sa kanyang kamay, at siya'y magmamalaki ng kanyang loob, at sa kanilang ikatitiwasay ay papatay ng marami. Siya'y tatayo rin laban sa prinsipe ng mga prinsipe, ngunit siya'y mabubuwal hindi ng kamay. At ang pangitain sa mga hapon at mga umaga na nasaysay ay tunay, ngunit ilihim mo ang pangitain, sapagkat ukol sa maraming araw na darating. At akong si Daniel ay nang lupaypay at nagkasakit na ilang araw, nang magkagayoy ako'y nagbangon at ginawa ko ang mga gawain ng hari, at ako'y natigilan sa pangitain, ngunit walang nakakaunawa. Daniel, Kabanatang Siyam. Nang unang taon ni Dario na anak ni Asuero sa lahi ng mga taga-Media, na ginawang hari sa kaharian ng mga taga-Kaldeya. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta. Dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. At aking itiningin ang aking mukha sa Panginoong Diyos upang humanap sa pamagitan ng panalangin at ng mga samo, ng pag-aayuno at pananamit ng magaspang, at ng mga abo. At ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos, at ako'y nagpahayag ng kasalanan, at nagsabi, "O Panginoon, Diyos na dakila at kakilakilabot na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa iyo, at nag-iingat ng iyong mga utos. Kami ay nangagkasala at nangag-asal ng kasuwailan at nagsigawang may kasamaan at nangaghimagsik sa makatudbagay nagsitalikod sa iyong mga utos at sa iyong mga kahatulan. Na hindi man kami nangakinig sa iyong mga lingkod na mga propeta na nangagsalita sa iyong pangalan sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe at sa aming mga magulang, at sa buong bayan ng lupain. O Panginoon, katuwiray ukol sa iyo, ngunit sa amin ay pagkagulo ng mukha gaya sa araw na ito, sa mga tao ng Huda, at sa mga nananahan sa Jerusalem at sa buong Israel, na malapit at malayo.
sa lahat ng lupain na iyong pinagtabuyan dahil sa kanilang pagsalansang sa kanilang isinilangsang laban sa iyo. O Panginoon, sa amin nauukol ang pagkagulo ng muka sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe at sa aming mga magulang sapagkat kami ay nangagkasala laban sa iyo. Sa Panginoon naming Diyos, ukol ang kaawaan at kapatawaran sapagkat kami ay nangaghimagsik laban sa Kanya. Na hindi man namin tinalima ang tinig ng Panginoon naming Diyos upang lumakad ng ayon sa Kanyang mga kautusan na Kanyang inilagay sa harap namin sa pamagitan ng Kanyang mga lingkod na propeta. Oo, buong Israel ay sumalansang ng iyong kautusan sa pagtalikod upang huwag nilang talimahin ang iyong tinig. Kaya't ang sumpa ay nabuho sa amin at ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos sapagkat kami ay nangagkasala laban sa Kanya at Kanyang pinagtibay ang Kanyang mga salita na Kanyang sinalita laban sa amin at laban sa aming mga hukom na nagsihatol sa amin sa pagbabagsak sa amin ng malaking kasamaan. Sapagkat sa silong ng buong langit ay hindi ginawa ang gaya ng ginawa sa Jerusalem. Kung ano ang nasusulat sa kautusan ni Moises, lahat ng kasamaang ito'y nagsidating sa amin. Gayunmay hindi namin idinalangin ang biyaya ng Panginoon naming Diyos upang aming talikuran ang aming mga kasamaan at gunitain ang iyong katotohanan. Kaya't iniingatan ng Panginoon ang kasamaan at ibinagsak sa amin, sapagkat ang Panginoon naming Diyos ay matuwid sa lahat ng Kanyang mga gawa na Kanyang ginagawa, at hindi namin dininig ang Kanyang tinig. At ngayon, O Panginoon naming Diyos, na naglabas ng iyong bayan mula sa lupain ng Ehipto sa pamagitan ng makapangyarihang kamay, at ikaw ay nabantog gaya sa araw nito, kami ay nangagkasala. Kami ay nagsigawa na may kasamaan. O Panginoon, ayon sa iyong buong katuwiran, isinasamo ko sa iyo na ang iyong galit at kapusukan ay mahiwalay sa iyong bayang Jerusalem, na iyong banal na bundok, sapagkat dahil sa aming mga kasalanan at dahil sa mga kasamaan ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang iyong bayan ay naging kakutyaan sa lahat na nangasa palibot namin. Kaya nga, O aming Diyos, iyong dinggin ang panalangin ng iyong lingkod at ang kanyang mga samo at paliwanagin mo ang iyong muka sa iyong santuwaryo na sira, alang-alang sa Panginoon. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga at iyong dinggin. Idilat mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga kasiraan at ang bayan na tinatawag sa iyong pangalan, sapagkat hindi namin iniharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katuwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili. O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. At samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin at nagpahayag ng aking kasalanan at ng kasalanan ng aking bayang Israel at naghaharap ng aking samo sa harap ng Panginoon kong Diyos dahil sa banal na bundok ng aking Diyos. Oo, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una na pinalipad ng maliksi, hinipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. At kaniya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan.
Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos. At ako'y naparito upang saysayin sa iyo. Sapagkat ikaw ay totoong minahan, kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalansang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panguhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Magiging 70 linggo at 62 linggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatudbagay sa mga panahong mabagabag. At pagkatapos ng 62 linggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman. At gigibain ang bayan at ang santuwaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamagitan ng bahak at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa 1 linggo, at sa kalahati ng 1 linggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paruroon ng 1 maninira at hanggang sa wakas. At pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Daniel, Kabanatang 10. Nang 3 taon ni Ciro na hari sa Persia, ay nahayag ang 1 bagay kay Daniel na ang pangalay Belsasar. At ang bagay ay tunay sa makatudbagay 1 malaking pakikipagbaka. At kanyang naunawa ang bagay at nagkaroon ng unawa tungkol sa pangitain. Na mga araw na iyo'y, akong si Daniel ay nanangis na 3 buong 1 linggo. Hindi ako kumain ng masarap na tinapay, ni pumasok man ang karne ni alak man sa aking bibig, ni naglangis man ako hanggang sa natapos ang 3 buong 1 linggo. At nang 24 na araw ng unang buwan, palibasay ako'y nasa tabi ng malaking ilog na siyang Hidikel. Aking itiningin ang aking mga mata at tumanaw at narito ang 1 lalaki na nakapanamit ng kayong lino na mga balakang ay binigkisan ng taganas na ginto sa upas. Ang kaniyang katawan naman ay gaya ng berilo at ang kaniyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat at ang kaniyang mga mata ay gaya ng mga liwanag ng apoy. At ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang mga paa ay gaya ng kulay ng pinakintab na tanso. At ang tinig ng kaniyang mga salita ay gaya ng tinig ng 1 karamihan. At akong si Daniel ang nakakitang mag-isa ng pangitaing iyon, sapagkat ang mga lalaki na kasama ko ay hindi nakakakita ng pangitain, kundi sa makanila ang 1 di kawasang pakinginig, at sila'y nagsitakas upang magsikubli. Sa gayoy iniwan ako mag-isa at nakakita nitong dakilang pangitain, at nawalan ako ng lakas, sapagkat ang aking kagandahan ay umuwi sa kasiraan at walang nanatiling lakas sa akin. Gayon may narinig ko ang tinig ng kanyang mga salita, at nang aking marinig ang tinig ng kanyang mga salita, ako ngay nagupiling sa 1 mahimbing na pagkakatulog, nang aking mukha ay pasubsob. At narito, 1 kamay ay humipo sa akin, na nagtayo sa akin sa aking mga tuhod at sa mga palad ng aking mga kamay.
at sinabi niya sa akin, O Daniel, ikaw na lalaking minamahal na mainam, unawain mo ang mga salita na aking sinalita sa iyo, at tumayo kang matuwid, sapagkat sa iyo'y sinugo ako ngayon, at nang kaniyang masalita ang salitang ito sa akin, ako'y tumayo na nanginginig. Na magkagayoy sinabi niya sa akin, Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng unang araw na iyong ilaga kang iyong puso na makaunawa at magpakababa sa harap ng iyong Diyos, ang iyong mga salita ay dininig, at ako'y naparito alang-alang sa iyong mga salita. Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay nakipagpunyagi sa akin na 21 araw. Ngunit narito, si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe. Dumating upang tulungan ako at ako'y natira doon nakasama ng mga hari sa Persya. Ngayon naparito ako upang ipatalastas sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw. Sapagkat ang pangitain ay ukol sa maraming mga araw pa. At nang kanyang masalita sa akin ng ayon sa mga salitang ito, ay aking itinungo ang aking muka sa lupa at ako'y napipi. At narito, isang gaya ng kahawig ng mga anak ng mga tao ay humipo ng aking mga labi. Nang magkagayoy ibinuka ko ang aking bibig at ako'y nagsalita at nagsabi, O Panginoon ko, dahil sa pangitain ay nagbalik sa akin ang aking mga kapanglawan at hindi na natili sa akin ang lakas. Sapagkat paanong makikipag-usap ang lingkod nitong aking Panginoon sa Panginoon kung ito? Sapagkat tungkol sa akin ay biglang nawalan ako ng lakas, ni may naiwan mang hininga sa akin. Na magkagayoy hinipo uli ako roon ng isa na kamukha ng tao at kanyang pinalakas ako. At kanyang sinabi, O taong minamahal na mainam, huwag kang matakot. Kapayapaan ang sumaiyo. Magpakalakas ka, oo, magpakalakas ka. At nang siya magsalita sa akin, ako'y tumakas at nagsabi, Magsalita ang aking Panginoon sapagkat iyong pinalakas ako. Na magkagayoy sinabi niya, Talastas mo baga kung bakit ako'y naparito sa iyo? At ngayon babalik ako upang makipaglaban sa prinsipe sa Persya. At pagka ako'y lumabas, narito ang prinsipe sa Grisya ay darating. Ngunit aking sasaysayin sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan. At walang sino mang tutulong sa akin laban sa mga ito, kundi si Miguel na inyong prinsipe. Daniel, Kabanatang 11. At tungkol sa akin, nang unang taon ni Dario na taga-Media, ako'y tumayo upang patibayin at palakasin siya. At ngayon aking ipatatalastas sa iyo ang katotohanan. Narito, tatayo pa ang tatlong hari sa Persya, at ang ikaapat ay magiging totoong mayaman kaysa kanilang lahat, at pagka siya'y lumakas sa kanyang mga yaman, ay kanyang kikilusin ang lahat laban sa kaharian ng Grisya. At isang makapangyaring hari ay tatayo na magpupuno na may malaking kapangyarihan at gagawa ng ayon sa kanyang kalooban. At pagkatatayo siya ay magigiba ang kanyang kaharian at mababahagi sa apat na hangin ng langit. Ngunit hindi sa kanyang anak, ni ayuman sa kanyang kapangyarihan na kanyang ipinagpuno, sapagkat ang kanyang kaharian ay mabubunot para sa mga iba bukod sa mga ito. At ang hari sa timugan ay magiging malakas, at ang isa sa kanyang mga prinsipe, at siya ay magiging malakas kaysa kanya, at magtataglay ng kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakilang kapangyarihan.
at sa katapusan ng mga taon, sila'y magpipisan at ang anak na babae ng hari sa timugan ay paruroon sa hari sa hilagaan upang gumawa ng pakipagkasundo. Ngunit hindi niya mapananatili ang lakas ng kanyang bisig. O siya may tatayo, o ang bisig man niya, kundi siya'y mabibigay. At yaong mga nangagdala sa kanya, at ang nanganak sa kanya, at ang nagpalakas sa kanya sa mga panahong yaon. Ngunit sa suwi ng kanyang mga ugat, ay tatayo ang isa na kahalili niya na paruroon sa hukbo, at papasok sa katibayan ng hari sa hilagaan, at gagawa ng laban sa kanila at mananaig. At gayon din ang kanilang mga Diyos, sampu ng kanilang mga larawang binubo, at ng kanilang mga mainam na sisidlan na pilak at ginto ay dadalhing Samsam sa Ehipto. At siya'y magluluwat na ilang taon kaysa hari sa hilagaan. At siya'y paruroon sa kaharian ng hari sa timugan. Ngunit siya'y babalik sa kanyang sariling lupain. At ang kanyang mga anak ay makipagdigma at mapipisan ng isang karamihang malaking hukbo na magpapatuloy at aabot at lalagpas. At sila'y magsisibalik at makikipagdigma hanggang sa kanyang katibayan. At ang hari sa timugan ay makikilos ng pagkagalit at lalabas at makipaglaban sa kanya sa makatudbagay sa hari sa hilagaan. At siya'y maglalabas ng malaking karamihan at ang karamihan ay mabibigay sa kanyang kamay. At ang karamihan ay madadala at ang kanyang puso ay magpapalalo at siya'y magbubuwal ng libo-libo ngunit hindi mananaig. At ang hari sa hilagaan ay babalik at maglalabas ng isang karamihan na lalong malaki kaysa una. At siya'y magpapatuloy hanggang sa wakas ng mga panahon, na mga taon na may malaking hukbo at maraming kayamanan. At sa mga panahong yaon ay maraming magsisitayo laban sa hari sa timugan. Gayun din ang mga anak na mang dadahas sa gitna ng iyong bayan ay magsisibangon upang itatag ang pangitain. Ngunit sila'y mga bubuan. Sa gayoy paruroon ng hari sa hilagaan, at gagawa ng isang bunton at sasakop ng isang bayan na nakukutaang mabuti. At ang pulutong ng timugan ay hindi makatatayo ni ang kaniyamang piling bayan. Ni magtataglay man sila ng anumang kalakasan upang tumayo. Ngunit ang dumarating laban sa kanya ay gagawa ng ayon sa sariling kalooban. At walang tatayo sa harap niya, at siya'y tatayo sa maluwalhating lupain, at sa kanyang kamay ang paglipol. At kanyang itatanaw ang kanyang mukha upang pumaroon na kasama ng lakas ng kanyang buong kaharian, at ng mga tapat na kasama niya. At siya'y gagawa ng mga yaon, at ibibigay niya sa kanya ang anak na babae ng mga babae upang hamakin. Ngunit siya'y hindi tatayo, ni siya'y mapapasa kanyaman. Pagkatapos nito'y kanyang ipinihit ang kanyang muka sa mga pulo at sasakop ng marami. Ngunit isang prinsipe ay magpapatigil ng pagkutya niya. Oo, bukod dito'y kanyang pababalikin ang kanyang kakutyaan sa kanya. Kung magkagayoy kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa dako ng mga kuta ng kanyang sariling lupain. Ngunit siya'y matitisod at mabubuwal at hindi masusumpungan. Kung magkagayoy tatayo na kahalili niya ang isa na magpaparaan ng maniningil sa kalwalhatian ng kaharian. Ngunit sa loob ng kaunting araw ay mapapahamak na hindi sa kagalitan o sa pagbabaka man. At kahalili niya natatayo ang isang hamak na tao na hindi nila pinagbigyan ng karangalan ng kaharian. Ngunit siya darating sa panahong katiwasayan
at magtatamo ng kaharian sa pamagitan ng mga daya. At sa pamagitan ng pultong nahuhugos ay mapapalis sila sa harap niya at mabubuwang. Oo, pati ng prinsipe ng tipan. At pagkatapos ng pakipagkasundo sa kanya, siya ay gagawang may karayaan sapagkat siya ay sasampa at magiging matibay nakasama ng isang munting bayan. Sa panahon ng katiwasayan, darating siya hanggang sa mga pinakamainam na dako ng lalawigan at kaniyang gagawin ang hindi ginawa ng kaniyang mga magulang o ng mga magulang ng kaniyang mga magulang. Siya ay magbabahagi sa kanila ng huli at samsam at kayamanan. Oo, siya ay hahaka ng kaniyang mga haka laban sa mga kuta hanggang sa takdang panahon. At kaniyang kikilusin ang kaniyang kapangyarihan at ang kaniyang tapang laban sa hari sa timugan na may malaking hukbo. At ang hari sa timugan ay makikipagdigma sa pangipagbaka na may totoong malaki at makapangyarihang hukbo. Ngunit hindi siya tatayo, sapagkat sila'y magsisihaka ng mga panukala laban sa kanya. Oo, silang nagsisikain ng kanyang masarap na pagkain ay siyang magpapahamak sa kanya. At ang kanyang hukbo ay mapapalis at marami ay mabubuwal na patay. At tungkol sa dalawang haring ito, ang kanilang mga puso ay magtataglay ng kasamaan at sila ay magsasalita ng mga kabulanan sa isang dulang. Ngunit hindi giginhawa sapagkat ang wakas ay magiging sa panahong takda pa. Kung magkagayoy babalik siya sa kanyang lupain na may malaking kayamanan, at ang kanyang puso ay magiging laban sa banal na tipan, at siya ay gagawa ng kanyang maibigan at babalik sa kanyang sariling lupain. Sa takdang panahon ay babalik siya at papasok sa timugan, ngunit hindi magiging gaya ng una ang huli. Sapagkat mga sasakyan sa Chittim ay magsisiparoon laban sa kanya, kaya't siya ay mahahapis at babalik at magtataglay ng galit laban sa banal na tipan at gagawa ng kanyang maibigan. Siya nga ay babalik at lilingapin yaong nangagpabaya ng banal na tipan. At mga pulutong ay magsisitayo sa kanyang bahagi at kanilang lalapastanganin ang santuario sa makatwidbagay ang kuta at aalisin ang palaging handog na susunugin at kanilang ilalagay ang kasuklam-suklam na naninira. At ang gayon na gumagawa na may kasamaan laban sa tipan ay mahihikayat niya sa pamagitan ng mga daya. Ngunit ang bayan na nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. At silang marunong sa bayan ay magtuturo sa marami. Gayon may mga bubuwal sila sa pamagitan ng tabak at ng liab, ng pagkabihag at ng samsam na maraming araw. Pagka nga sila'y mga bubuwal, sila'y tutulungan ng kaunting tulong, ngunit marami ay magsisipisan sa kanila na may mga daya, at ang ilan sa kanila na pantas ay mga bubuwal upang dalisayin sila at linisin at paputiin hanggang sa panahon ng kawakasan, sapagkat ukol sa panahon pang takda, at ang hari ay gagawa ng ayon sa kanyang kalooban, at siya ay magmamalaki at magpapakataas ng higit kaysa bawat Diyos, at magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay laban sa Diyos ng mga Diyos, at siya ay giginhawa hanggang sa ang galit ay maganap, sapagkat ang ipinasya ay gagawin. Wawaling bahala niya ang mga Diyos ng kanyang mga magulang o ang nasa man sa mga babae o pakukundanganan man ang sinamang Diyos
sapagkat siya'y magmamalaki sa lahat. Kundi bilang kahalili ay pararangalan niya ang Diyos ng mga katibayan, at isang Diyos na hindi nakikilala ng kanyang mga magulang ay kanyang pararangalan ng ginto at pilak at ng mga mahalagang bato at ng mga maligayang bagay. At siya ay magbabagsak ng mga matibay na kuta sa tulong ng ibang Diyos. Sino mang kumilala sa kanya, mananagana sa kaluwalhatian at pagpupunuin niya sila sa marami, at kaniyang babahagihin ang lupa sa halaga. At sa panahon ng kawakasan ay makipagkaalit sa kanya ang hari sa timugan, at ang hari sa hilagaan ay paruroon laban sa kanya na gaya ng isang ipo-ipo na may mga karo at may mga mangangabayo at may maraming sasakyan, at kaniyang papasukin ang mga lupain at aabot at lalagpas. Siya'y papasok din naman sa maluwalhating lupain, at maraming lupain ay mababagsak. Ngunit ang mga ito ay mga liligtas mula sa kanyang kamay. Ang Edom at ang Moab at ang puno ng mga anak ni Ammon. Kanyang iuunat din naman ang kanyang kamay sa mga lupain, at ang lupain ng Ehipto ay hindi makatatakas. Ngunit siya ay magtataglay na kapangyarihan sa mga kayamanang ginto at pilak at sa lahat na mahalagang bagay sa Ehipto. At ang mga taga-Libya at ang mga taga-Ethiopia ay susunod sa kanyang mga hakbang. Ngunit mga balita na mula sa silanganan at mula sa hilagaan ay babagabag sa kanya. At siya ay lalabas na may malaking kapusukan upang gumiba at lumipol sa marami. At kaniyang itatayo ang mga tolda ng kaniyang palasyo sa pagitan ng dagat at ng maluwalhating banal na bundok. Gayon may darating siya sa kaniyang wakas at walang tutulong sa kanya. Daniel, Kabanatang 12. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang mga babalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paro't parito, at ang kaalaman ay lalago. Na magkagayo akong si Daniel ay tumingin, at narito, nakatayo ang ibang dalawa, ang isa'y sa dakong ito ng pangpang ng ilog, at ang isa'y sa kabilang pangpang ng ilog sa dakong yaon. At ang isa'y nagsalita sa lalaking na bibihisan ng kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog. Hanggang kailan mangyayari ang wakas ng mga kababalaghang ito? At aking napakinggan ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog, nang kanyang itaas ang kanyang kanan at kanyang kaliwang kamay sa langit, at sumumpa sa pamagitan ng nabubuhay magpakinlanman na magiging sa isang panahon, mga panahon, at kalahati na isang panahon, at pagkakanilang natapos na papagputol-putol ang kapangyarihan ng banal na bayan, ang lahat na bagay nito ay matatapos. At aking narinig, ngunit di ko naunawa, nang magkagayoy sinabi ko, o Panginoon ko,
ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? At sinabi niya, yumaong ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kauunawa. At mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin at matatayo ang kasuklam-suklam na naninira, ay magkakaroon ng 1260 araw. Mapalad siyang naghihintay at datnin ng 1335 araw. Ngunit yumaon ka ng iyong lakad hanggang sa ang wakas ay mangyari, sapagkat ikaw ay magpapahinga at tatayo sa iyong kapalaran sa wakas ng mga araw.